Hi guys, I just wanted to share my new GPU from Galaxy brand, and so this is the with a Ti 4070 Ti, but with super rare. Ang kulit talaga ng pinangalan ni Nvidia dito, naka Ti na super pa. So yun, this is the box, or the side of the box. So yun, medyo parang hindi ko nagustuhan, medyo hindi ko gusto yung box niya, para siyang lumang ewan. Pero maganda, yung texture lang para siyang papel diliha, medyo makunat or basa, parang ganun. So yun, brand new naman siya, and bagong release lang yung Ti Super, so siguro ganito lang talaga yung box ng mga Galaxy GPU. So yun, ito yung box. Take a look. Ito yung bottom. The bottom of the box. Ayan, Galaxy brand. Ayan, sana nakikita na maayos. Ayan. Then ito yung front or top. So yun, kanina yung side. So tingnan natin yung top or the other side. Ayan, sana hindi ko mahulog. 4070 Ti Super Galaxy. Kabilang side, same lang. Then, ito yung bottom or the back of the box. Take a look. Pwede nyo pause or i-screenshot for your reference. So yun, unbox natin to. This is a quick unboxing and quick review of the card, the physical aspect of the card. So yun, na-unbox ko na siya kanina. So, in-unbox ko kanina, then binalik ko ulit sa box niya. Para sa video na ito. At ayun, mahirap siya gawin in one hand. Oop, yeah. Mapupunit ang box. So yun, popost ko yung box, yung video, then play ko after may labas ko yung box na ito. Oop, yeah. So yun, ito yung globe ng box. Mahirap talaga siya i-unbox ng isang gamay. Sorry na ayaw niya pa rin matanggal. Ayan. So yun, ito yung inner box niya. Ayan, lagay natin sa side to. Ayan, GeForce RTX Super Rare. Ayan. Then, unbox natin. Sana hindi mahulog. And sa nakita sa video, kaya upuan natin. So this is the first content of the box. So yun, dual 8 pin to 14 pin. Ay, tama ba? Ayun, 14 pin. Alam ko 14 pin ito eh. Sana na-focus kaya. Ayan. Ayan. Dual 8 pin to 12, or I believe this is 14 pin. May mga bagong ano na yung Nvidia. And yung pang RGB sync niya sa motherboard nyo, kung ano man ang motherboard nyo, motherboard ng PC nyo. Ayan, RGB sync. Sync it, baby. 5 volts. Hindi ko maalala kung anong tawag dito. Basta pang sync ng ano. Ayun, lagay ko dito.
pang sync ng RGB nung GPU to your motherboard, kung ano man yung motherboard nyo, kaya niyang sync yung RGB. So ito yung isa sa mga dito kay Galax. Aside doon, yung software niya, Extreme Plus ata yun, is you can do one click overclock with the application of Galax PC application. And they have also a cell phone application for temporary monitoring or temperature check and for RGB effects. So yun, ayan, natanggal na siya. Actually, binalik ko lang yan. So yun, ito pa pala, manual. The manual. Ayan, the manual. Who used this, by the way? So yun, may manual. Ah, sa manual. Galax. Hope, yeah. Ayan. And ito pa nga pala. Sorry. Nakalimutan ko yung discuss to. Ayan. GPU stand. Bakit dalawa yung ano nyo? Wala, dami palang. Ba't dalawa? Dami nyo palang stand. 1, 2. Siya lang na may butas na ito. So yun, marami siyang stand. Galing. Extra stand ba to? Ano ba to? Siya lang yung butas eh. Rubberize yung likod na ito. Tapos, siya lang yung butas. Dalawa yung pole. Dalawa din to. So, extra. How thoughtful, I think. May extra. So, yun, ito yung GPU. Yeah, nice. Very, very nice. Super rare. So, yun, inside of the box, nakikita ba? Yan, wala naman makikita ang iba, kundi foam. So yun, buksan natin ang Galax GPU. GPU from Galax. This is super rare. 4070 Ti, super rare. Hopya! Tapos ko muna to, hihirap na naman ng isang kamay. Hopya! So ito na siya. Pure black, matte black, or... Actually may pagka... Kung mapapansin nyo, parang siya may pagka... carbon fiber. Ayan. Dito yung part na yan. Pero I believe this is plastic shroud for the GPU fans. Ayan. Hindi nagpo-focus. Pero yun, ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. May pagka graphite sticker or design. Then yun. The fans itself. So, first time ko mag-Galax or mag-Galaxy. This is my first time with this GPU brand. And I hope for a better relationship with this GPU and with this brand. Oh, yeah. Napaka mabigat siya. 1.46 kilogram, I believe. Base sa Tech Power Up review. And this is a triple slot, I believe triple slot card. Ito yung kabilang side. And oh my goodness, may hiwa-hiwa na yung ano. Wait lang. Oh, yeah, balik tayo sa GPU. So yun, kabilang side. And sides. So yun, kung makikita nyo, ito na ba yung lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, what 6 long? Oh my goodness. Akala ko 8 heat pipes.
Siguro version 1 to ng ano. Version 1 ng TI Super. Kasi I expected na ito ay 8 heat pipes. 1 Siguro may version 1 and version 2 na kahit bagong release siya. 1 2 3 4 5 6 7 8. So yun, sa likod niya 8 naman siya. Yun nga lang, dito sa harap is 6. 1 2 3 4 5 6. Or ayun pala, nakatago lang ata. Nandun sa pinakadulo ata nung ano. Pero mamaya yung double check ko. So yun, top of the card. Alright, then this is the metal backplate. I'm doubting na metal to, pero malamig siya, hawakan, so metal naman. And sa Tech Power Up review, metal siya. So yun, nung una lang parang feeling ko hindi metal, pero yun, metal naman siya. Kasi yung RTX 3060 ko na colorful, ayun, naninilaw na yung backplate. Then, I believe na hindi siya metal. Ano lang siya, plastic na, makapal na plastic. Pero durable naman. Kasi yung pagka-white niya, pagkatagalan pag ginahawakan mo siya ng, kunwari, madumi yung kamay mo, tapos, or inaalkoholan mo. Ayun, na ano siya, nanilaw na. And yun, halos sakto din nun sa build ko kasi plano ko sa na talaga mag full white build, pero parang gusto ko pa rin mag bigla ko na paisip na back to original plan na black and white build. So yun. And mostly black nga lang siya. Pero halos black and white pa din naman. Kasi nga dahil sa mga design niya din dito sa harap. So yun. Ano pa ba? Ayun, niready ko na rin yung aking mga gagamitin, which is this GPU stand. Solid siya actually, kapal. And talagang bakal. Ang ganda, napaka-generous ni Galax. Nandito na sa loob ng box yung isang extra pole nung GPU stand. Ayun, ganda. Solid, bakal. Then 2 8-pin, 2 14-pin. Ayan. Kita ba? Ayan, 14-pin. Then, yung pang RGB sync. Total, hindi ko na ginagamit yung RGB ng the RGB of my case fan. Yung case fan, yung RGB ng case fan ko is naka-off. So, lahat ng RGB is yung components lang sa loob. Yung RAM, air cooler and GPU. So yun, and motherboard na sync ko siya sa RGB Fusion, hindi kinaya masync lahat. Kahit pa yung iGame na application of colorful, hindi kinaya. Pero yun, naggumamit ako ng OpenRGB. Try nyo rin yun, guys, super malupit. Basta check nyo lang kung supported yung component nyo yung device. Pero yun, sync ko siya, ang lupit. Audio sync, super duper. So yun, balik tayo sa GPU. Nalilis na ako. Ayun. Napagalaki. Actually, ang bigat niya. 3 slot. Mga bigat yun, GPU. Opya. So yun. Tagal na ng video. So yun lang, guys. Thank you.